So, hello guys. Magandang araw. Kapagpalang araw. So, in this video, aking ipapasilip yung mga non-magnetico na masasabi kong solid at hindi masyadong solid. So, itong mga nasa harapan natin. So, ito yung plan ko na bubuuin kong bagong frame. So, ito yung pinaka-less, siguro magiging less frame ko para sa piso. So, syempre magtatanong tayo sa mga veterano kung ano ba yung mga idadagdag natin na varieties or variants. So, pinagpipilian pa natin sila. Medyo marami-rami rin. So, samahan nyo ako, isa-isahin natin yung mga non-magnetic ko. So, siguro sa mga susunod na video, doon natin tatalakayin yung iba. Medyo pagod yung ano nyo ngayon eh. Kasi kauwi ko lang. So, kaya hindi tayo nakapag-vlog. Or hindi tayo nakapag-video ng mga coins. So, yun. Pasensyahan nyo na rin kung medyo tinanggal ko na yung... Or tinanggal ko yung ano... Yung... Ano... parang subtitle niya. Pare-pare naman tayo mga Pilipino. And medyo masakit kasi sa mata. Wala, dito lang tayo nag-edit kasi sa cellphone. So, tara, samahan niyo ako. Let's go! So hello guys, magandang araw. So sa video ng ito, yun nga po, bali talakayin natin yung mga non-magnetico na ilalagay sa aking pinaplanong frame. So yun, yun nga po pala, salamat po ulit sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube. So thank you mga boss. So sa mga hindi pa naka-subscribe at napapanood ng video na to, so subscribe na tayo. Ito naman yung ginagawa nating pagbabahagi is siyempre para malaman din po natin yung mga price details po ng coins. So yun, umpisa po natin dito sa aking 1995 na galing sa siyempre sa Bili. Sa roll daw po yan. So ito po siya, nakalagay po siya sa ating capsule. So sa makikita po ninyo, napaka solid po niya, napaganda po niya. Hindi ko lang po ma-zoom, kaya ko lang din pong i-zoom kasi para mas makita po ninyo ng maganda or mas pulido yung coin. So yan, ito po, may luster po siya, syempre po kasi galing po siya ng roll. Ito po yung 1995 ko. Sa ngayon po, medyo bihira na yung ganitong condition. Mostly inaalok ako ng mga ganito pero circulated na po. So mga boss, kung aalokin nyo naman po ako, sana naman po yung maganda pa. So yun, maraming nag-aalok sa akin ng ganitong year, but then yung syempre yung pinaka condition niya is hindi na po ganito. So alokin nyo po ako ng magandang condition mga boss ha. So ito po yung aking 1995. So dumako naman po tayo sa aking 1996 na non-magnetic din po. So ito po, medyo hindi po siya ganun din kasolid. Pero masasabi ko na wala siyang tama. Yan, ito yung mga coin natin na pinagpilian din natin ng husto. So yan. So next, ito yung masasabi ko na frosted na 1997. So yan. So napaka ganda pa po niya. Yan. So yan o. Mapapansin at makikita po natin na solid na solid po siya. Yan. Yan. So yan. Nakalimutan ko po palang banggitin sa inyo na yung mga price po niya. So sa 1995 na to, so pwede po natin siyang mabili or mabenta. Ito, nabili ko to siguro mga 100 to 80 to 70, yung ganito.
Solid po kasi siya, maganda. So bihirang bihira na po kasi itong mga ganitong kagaganda. So ito po yung sumunod natin. Ishunt ko lang po ito. So nahanap ko lang po siya through hunting na manual. Ito is hunting for ano, siguro hunting galing sa post. Or naghanap talaga ako sa mga taong may mga hawak. So ito, nabili ko rin po ito. So yun, yun yung parang masasabi ko. So gagawa na lang din po ako ng video patungkol po dun sa pag-hunt. So uri ng pag-hunt. Kung kayo po yung interesado, syempre. So ito po, 1997 ko, ang masasabi ko is solid na solid po po talaga siya. Yan, mapapansin po natin yung pinaka frosted po siya. Yan. So yan, kung ano man po yung gamitin kong term is siguro masasabi ko na isa lang din naman po yung ending nun. So yan po, lagi po natin tatandaan na pag mag-equip po tayo is siguraduhin po natin na maganda. At kung may makita man tayo maganda, syempre pangalagaan po natin. So ito po ang 1997 ko na masasabi ko na solid na solid. So sa 1998 ko, medyo dalawa to, pero solid pareho po siya. So makikita nyo naman po, ayan o. Ayan yung likod. So ito po yung isa. Ayan o. Kita nyo naman po, parehong solido. Parehong guwapo, pero mas, para sa akin mas guwapo yung obverse nito or yung harap nito. Kasi parang yellowish yung texture po niya. Naka-capsule po kasi. Ayan. So, sige, tanggalin natin sa capsule nang makita nyo ng mas okay. So, ito, masasabi ko, hand ko lang po. So, yun. Dati kasi medyo matyaga tayo mag-hand. So, ngayon, wala na tayong time. So, so ito po. Ayan. Oh, kikita nyo naman. Guwapong guwapo. Diba? So, sa likod po niya medyo hindi na masyadong solid, pero yung harap po niya. Ayan, kita niyo naman po. Lumalaban po sa ilaw. Ayan. Ayan. So, sumunod. Ayan, yung 1999 ko. So, naghahanap po ako ng 1999 pa. Kasi yung isang 1999 ko is pinaubaya ko sa tropa or sa kakilala ko na naghahanap rin ng 1999. So, syempre, alam niyo naman po tayo, medyo mabait tayo sa mga ganyan, mga arbor-arbor, yan. Mabilis tayo magbigay. Basta, solidong kaibigan o kakilala. Libre yan. So, ito. So, ito siguro mga 100 to, mga ganito. Yan. So, kung tatanungin niyo ako kung bibili ba ako ng ganito, abay, opo. Basta ganitong kondisyon. Lagi po natin tatandaan, pakinggan po natin yung mga katulad ko na nagsasabi kung ano po yung kailangan, dapat. Huwag po tayo mag-alok na, ay, 1999, oh, yun. Hindi po. Pakinggan po natin sasabihin ng bumibili o yung kailangan po niya. So, parang tayo rin po. Pag may binibili tayo, so, siyempre gusto natin yung bibili natin is maganda. So, yun. Ito po. Yung 1999 ko. So, dako naman po tayo sa ating year 2000. So, yan o. Hindi na po ako magsasalita, pero nakikita nyo naman o. Kaya na po magsabi kung ano bang ganda niya. Ayan, kita nyo naman po. Solidong solido. So, dito sa 2001 ko, ayan, masasabi ko na okay lang din po siya. So, naghahanap po ako ng frost nito, frosted nito. Ayan, frost or frosted, ayan, naghahanap po ako ng ganito, na solid. 2001 na maganda po, ha? Maganda at solido. So, kung mapapansin nyo po, halos karamihan po ng aking mga coins is naka-capsule. So, para prevention, para ends. Nga pala, dalawa yung ganito ko. Ayan o. Maganda pareho.
Galing pong roll yan. Bumili po ako ng 3 pieces. Yan tayo. Yan, ito po. Yung 2002 ko. Na masasabi ko na medyo solido pa or solid po. Yan. Maganda rin po. So ito, saan ko nakuha? Freebies lang po. Bigay lang po ng ating kapwa collector. Kasi may binili ako sa kanyang coin na medyo pricey. So yun, binigyan niya ako ng freebies. So ito po yung freebies ko na yan. Nakikita nyo naman, solid, maganda po siya. So next and lastly, ito po yung ating 2003 na non-magnetic. So dito sa coin na to, masasabi ko na hindi ko siya binubuksan din talaga. Yan, kita nyo naman. Para siyang frost. So hanap tayo or kuha tayo ng frost. Frosted na 2003. Wait lang ha. Yan. So ito. Ito po. Frosted po. Yan. So makikita nyo. Ayan o. Frosted. So kung paghambingin po natin sila, is halos parang magkabareho. Ayan o. Pero syempre, mas maganda yung pagkano nito kasi frosted po siya. Pero yung texture or yung ano niya is yan. Ganda ba, diba? So, yun lang po. Muli, nagpapasalamat po ako sa mga bagong nag-subscribe po sa ating YouTube channel. So, yun lang po. Sana lagi po tayo mag-iingat at tuloy-tuloy lang po tayo. Salamat!